Dumako tayo sa Baguio City na kilalang puntahan ng mga Pilipino tuwing Holy Week. May ulat si Glory Balegan live. Glory! Aljo, gaya ng inasahan, matapos ang half day na trabaho sa mga ahensya ng pamahalaan, dinagsana ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ang mga terminal ng bus advance dito sa Baguio City. Para masiguro ang kaligtasan ng mga bibiyahe, umikot ang mga personnel ng Police Regional Office Cordillera sa mga terminal ng mga public bus advance dito sa lungsod. Higit 2,300 na mga police at mga force multipliers ang magbabantay lalo na sa mga areas of convergence gaya ng mga simbahan, parke at iba pang tourist destinations. We have been preparing for this for the past month. We have had series of coordination meetings even before the Panagbenga in anticipation dito sa Holy Week dahil we are indeed expecting an exodus of people that will flock the provinces and of course pinakamalapit na bakasyonan is Baguio City. Kung marami ang uuwi sa kani-kanilang probinsya, inaasahang higit 100,000 turista naman ang aakyat para magpalamig at magnilay-nilay. Ang grupo ni Ann Bulahan ng Binian Laguna na maagang bumiyahe pa Baguio na binabalik-balikan dahil sa likas nitong ganda. Dito na rin siya nagdiwang ng kanyang kaarawan. Malamig po, tsaka ang dami pong pasyalan, kaya sulit po pag pumunta dito. Sa lahat po ng napupuntahan ko, ito talaga yung Baguio yung pinakamaganda. Ang magkakatrabaho na sina Jocelle Ann ng Pasay City, Baguio din ang napili nilang puntahan. Napili namin ang Baguio kasi gusto namin ma-experience ulit yung weather. Kasi alam natin, parating na by April yung tag-init na season, yun pa. Bukas ng umaga, mapipili ang 6 hanggang 8 lucky summer visitors na first time na aakyat ng Baguio City. Mabibigyan sila ng red carpet treatment at all expense paid sa pamamasyal sa Baguio City at Benguet. Sa ngayon, nasa 80% ang occupancy sa mga hotels, bagaman inaasahang magiging 100% ito sa weekend. Samantala, pinag-iingat ang mga bisita mula sa mga scams, lalo na sa mga naghahanap ng kanilang accommodations. Kinakailangan din nilang maging updated sa mga ordinansa ng lungsod. We're telling our visitors na to visit our bisita app. Nandoon naman yung legitimate ng mga accommodations, no? But of course, be careful, no? Kasi habang dumadami ang tao, dumadami din ang mga manluloko. Para sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa, 22 simbahan ang pwede nilang puntahan sa lungsod. Pinakasikat dito ang Baguio Cathedral. Binuksan na rin sa publiko ang Bell Amphitheater sa Camp Janhay kung saan dinala ang replika ng Black Nazarene na nanggaling pa sa Manila. Ito ang 6 na taon na dinala sa lungsod ang life-size statue ng Poong Nazareno para sa mga faithfuls. Come visit Janhay. It's a way for us to introduce Janhay again. And not only as a commercial area but it's also a community that we promote. It's time for us also to revisit and reflect during this Holy Week season. Sa mga pribadong sasakyan na bibiyahe pa bukas, ipinapaalala ng mga otoridad na sarado pa ang Cannon Road dahil sa ongoing construction. Ipinapayo nila ang pagdaan ng mga motorista sa Marcos Highway. Bagaman na asahan ang mahabang pila ng mga sasakyan. Kanina din naranasan dito sa Baguio City ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Live mula dito sa Baguio City, Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Glory Balegan at PTV Cordillera.